So marami silang nakuhang... Marami pang nakuha noon si Barb. Ang mga kasabayan ko nga noon, puro mga college graduate. Mm-hmm. Ako lang talaga yung kaisa-isang walang natapos. So, puro mga taga-Hong Kong kayo? Oo, kuya. Puro kami taga-Hong Kong na na-hire dito. Ano yun? Cleaning company yun? Cleaning company talaga na... Ang ano naman... Anong hinihintay mo, Harry? What are you waiting for? Nagagalit siya doon sa camera. Ayan. Why? Harry? Ayaw niya akong paalis sila. Come here. Ano? Pasok ka na. Pasok ka na at papasok na din kami. Oo, siya na mag-lock. Yan na ulit si Michelle. Antok pa eh. Ayan. Yan na ulit si Michelle. Ay, trabaho ulit mga Repa Pips na yan, ano. Trabaho ulit kahit ngayon ay dapat kami ay naka-holiday. Kasi Good Friday ngayon pero dito sa Canada walang day off. walang holiday off. Basta may trabaho, sige. Hindi pwedeng mag-day off si Inday. Oo. Nako, Inday. Walang day off si Inday. Sige, saan ba tayo ngayon? Kukuha ang gamit, tapos maglilinis ng office. Ayun, ilang office ang ating lilinisan? Apat. Mga anong oras tayo matatapos? Anong oras? Ngayon ay 9:25. Kukuha tayo ng gamit. 2 hours. 2 hours? 2 to 3 hours. 2 to 3 hours lang. Lahat yun. Okay. So, ayan. Tara na. So, ayan yung Porsche. Tsaka Range Rover ng boss namin. Yan yung mga gamit. Oh. Saan na tayo? Sa rally. Ay, dun sa isang office. Na lilinisan namin ng ilang minutes lang yun? 15 minutes lang. Kaya Michelle, 15? Malinis naman kasi yun. Kasi ano bang gagawin doon? Sanitize lang, diba? Washroom. So sanitize. Tapos lilinisan yung washroom and yung kitchen. At huwag kalimutan yung basura. Itatapon. Basura lang. Okay na. Okay na. Lilinisin din naman yung nila Amelia bukas. Or mamaya. Ano, isang grupo? Anong lilinisin pa nila doon? Dusting. Eh, baka pag alam nilang lilinisan natin yung ano, hindi na nila alam yun. Dusting. Basura. Kukunin natin yung basura. Hindi, yung ano ng basura natin. Sa washroom at saka sa kitchen. Yung basura ng mga offices. Buong ano na lilinisin nila offices. Nasa 10,000 Hong Kong dollars. Ganun ba? Kasali na rin ang ticket ko noon. Lahat na. Oo, ate. Medyo mas mura-mura pa nga noon eh. Lalo na ngayon. Ngayon, mahal na talaga. At saka wala ng free. Sabihin man nilang walang gastos. Pero pagbalik mo dito, ito na yung opisina lilinisan namin. No? Yan. Malaki yan, no? Ito, pinakundak na to. Alam ko, hindi totoo.
Ano yung mga duck na yan? Ayun, mga geese. Ibig sabihin, ano na talaga? Summer na. Spring, ayan. Summer. Ito kasing engineering na ito. Ay, sa oil and gas ito eh, di ba? Kahit saan ba yan? Engineering company ito eh. Ayan o, oh, yung mga geese o. Oh. Hello? Saan? Yung gloves? Okay. Ito, i-interviewin natin mamaya yan si Michelle from Hong Kong to Canada. At ayun po ninyo yan kung paano ako nakapunta rito. Ito yung washroom. Oh. Kukunin lang natin yung basura dyan. At saka, dun. Ito. Ito, lilinisan niya. Paano ba ito lilinisan? Paano i-sanitize? Lilinisan mo talaga? Oh, totally? Yeah. Ah, okay. Yung full clean? Oo, oh, parang full clean lang din. Mm-mm. Ilan bang washroom dito? Apat. So, dalawa dito sa taas, dalawa dun sa baba. Oo, oh, kuya. Ayun. Bilis talaga ni Michelle kumilos, oh. Sanayan lang. Sanayan, galing Hong Kong yan eh, oh. Di ba? Ano bang trabaho mo sa Hong Kong? Yung first employer ko doon, kuya, is ano, nag-aalaga lang ako ng aso for 2 years. Mm-hmm. And then, yung second employer ko, nag-aalaga na ako ng ano, ng amo ko. Matanda na yung amo ko, so... Yun na yung inaalagaan ko. Mm. Bago ako ano pumunta rito, bali naka eksaktong 1 year and 6 months lang ako. So sa second employer ko, nag 1 year ako and then nag-apply na ako ng papel ko dito and then eksaktong 6 months lang nakapunta na ako dito sa Canada. Ah, okay. So bali nagtagal ka lang ng 1 year and 6 months do sa employer mo? Oo, oh, kuya. Sa pangalawa na yun. Bali yung first employer ko, natapos ko yung ano ko, yung kontrata ko doon. Tapos lumipat ako. Tapos so, nakadalawa kuya, kang employer sa Hong Kong? Oo, oh, kuya. Mm. So, yun. So, yan. Hayaan muna kita maglinis dyan. No, okay. Ayan. Anong ginagawa mo dyan? Itong sink, ang lilinisan mo. Tapos countertops ulit. And then microwave. Dalawa yung microwave nila dito ah. Yan buong countertop. Tapos, pati ba yung rakma? Saka yung labas ng fridge. Ako naman, kunin ko itong basurang ito. And dito sa conference. Ayan. Puro basura lang tayo ngayon. Ayan. Pupunasan niya lahat yan, no? Pati yung upuan, pinupunasan mo? Hindi. Dinadust lang. Sa ground floor. Kaya mga 15 minutes lang to eh. Dahil madali lang naman ang trabaho dito. Nakapagbasura na tayo, linisan naman natin itong glass na ito at saka yung handle niya.
pati itong basura sa labas, kukunin natin. Okay, tapon na natin yung basura. So tapos na tayo maglinis dito sa opisinang ito. 3 more to go. 1 down. Let's go. Dun sa tatlo pang opisina. Yun nga lang ay hindi ko na kayo masasama dun. Kasi bawal. Bawal dun ang camera eh. Dahil parang ano yun? Area ano yun? Yung sa USA, Area 51. Nandun kasi yung mga tangke ng oil and gas eh. Kaya medyo confidential doon. Pero ipapakita ko na lang sa inyo yung labas. Para maituro ko lang sa inyo kung saan kami maglilinis. Tangke ng oil and gas. Ano ba yan? Oil and gas? Oil lang. Ano lang po daw? Crude oil. Ano? Crude. So, dyan pinaprocess. Ay. So, dyan tayo papasok mamaya. May mga offices dyan. Nasa labas pa naman tayo, kaya pwede pa tayo mag-video. Yan, nakalagay dyan, petroleum way, oh. Kasi puro petroleum talaga dito, eh. Pahinga muna kami sandali. At malaki-laki yung nilinisan namin doon. So last na to, pang-apat pala na lilinisan namin, and that's it, pansit for today. Tapos na, bilis lang ng oras, oh. Mga 1 o'clock siguro tapos na kami. Nag-umpisa tayo, anong oras? 10 o'clock na, diba? 10, 11, 12, 1. 3 hours, 4 na offices. Let's go. Tapos na tayo. Let's go. Yes. Sige. Dust. Ano, tapos na tayo? Tapos na. All right. Nakaka-uwi na. Yes. Finally. Okay na. Let's go. Uwi na. Alis na kami dito sa highly secured na facility na ito. Automatic nagbubukas yan eh. Napakaraming camera dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima sa entrance. Grabe. Nakaharap pa dito. Oo nga eh. Tapos, meron pa dito ang rumurondang ano, security. Kaya talagang bantay sarado. Ano kayo, pwede nila nakawin dyan yung mga... Ah, hindi. Baka kasi pasukay ng ano. Pasukay. Malaman yung map. Mm-mm. Pag pinasok mo yan, delikado kasi yan, mga krudo. Sa employer ko dati. Yun lang talaga ang pinuntahan mong bansa. Oo ate, yun lang. Tapos, ayun, dito na. Hindi ko naman talaga ina-expect na ano, nakakapunta rin ako dito kasi nga, siyempre wala naman nga akong natapos. Kumbaga, 1 year lang yung natapos ko na ano, parang sekretary. Oh.
Ah, pero ano ka? High school graduate ka? Oo, kuya. Sa ano naman ako nag ano, private school ako nag-graduate. Kaso nga lang nung nag-college na ako. One year lang yung natapos ko, bali comsci yon, pero parang inano lang nila ng 2 years. So, parang computer secretary lang din yun siguro, pero ibang parang pina-label up lang nila konti. Mm-hmm. Tapos ayun, hindi ko na siya natapos dahil nagtrabaho na ako sa Manila. Mm-hmm. Ilang years ka dito po siya? Ano na ako de, mag-12 years this coming May. So, oo, ang tagal ko rin inantay yung ano, para makuha ko yung family ko. It's worth it. At least worth it naman. Yun lang naman ang ano. Salamat sa Lord. Kasi nga, sa kahit na matagal ang paghihintay, at least sa bandang huli, makukuha ko na rin sila. Yung cleaning company na yun, paano nalaman ng auntie mo? Yung sa agency na ano niya kuya, pinag-applyan din niya. Sa Hong Kong, hindi. Kumbaga yung sa Hong Kong, parang may kaibigan lang siya dito na tao. Isang tao lang. Mm. And then siya yung nagbibigay ng, parang siya yung tagahanap ng amo dito. Ah, okay. Mm-mm. So may tapos agency niya, sa Hong Kong? Mm-mm. Tapos may tao dito na siya ang naghahanap ng employer? Siya naman yung tagahanap ng employer. Oh, tapos okay. Doon niya ibinabagsak yung mga ano. Mm-hmm. Kung may makuha siyang Lamia dito, kasi Lamia pa noon, di ba? Mm-hmm. So kung may mahanap siyang Lamia, doon niya ibinabagsak. Doon naman yung agency siya nang nag-hire. Ah, hindi. Dati LMO. Oo, kuya. LMO pa dati. LMO, tapos, wala pang bayad noon, kaya madali lang pumunta dito dati. Mm-hmm. And then, di ba, nung na yung 4 years na pinahinto, kaya ngayon yung pinapauwi na lahat ng mga foreign worker dito, di ba? Mm-hmm. Tapos yun na yung pinalitan na nila ng Lamia. Bali yung auntie mo, nag-apply dun sa agency yun para makapunta dito. Oo, kuya. Tapos, ikaw yung sumunod na nag-apply dun sa agency sa Hong Kong na may tao dito na naghahanap ng employer. Mm-mm. Pero yung nung nakapunta na si ate ko dito sa Canada, yung taong yon na naghahanap ng mga employer dito sa Canada, doon niya ako doon niya ako ipinasok. Mm-mm. Kasi siya yung sumundo kila ate noon sa airport. Mm-mm. Kaya ayun, doon niya ako ipinasa ni ate ko na ihanapan ng employer. Hanggang nakahanap nga siya ng employer naman. And then, yung employer na yon bali, groupings ang ginagawa niya, lima-lima. So, nakakuha siya ng 10. And then, after that, nawala na kasi nga, yun na nga, binago na nila yung ano, yung patakaran dito. I mean, 10 kayo na sa isang employer? Oh, kuya, pero per batch yun. Dalawang batch yun. Five kada ano. Oo. Mm-mm. Yung employer na ito, yun yung cleaning company? Oo, sa cleaning company, kuya. Sa Spiffy cleaning company yun dati. Oo. So marami silang nakuhang... Mm-mm. Marami pang nakuha noon si Barb. Ang mga kasabayan ko nga noon, puro mga college graduate. Mm-hmm. Ako lang talaga yung kaisa-isang walang natapos. So, puro mga taga-Hong Kong kayo? Oo, kuya. Puro kami taga-Hong Kong na na-hire dito. Doon sa Spiffy Clean? Mm-mm, sa Spiffy Clean. Oh, ano yun? Cleaning company yun? Mm-mm, cleaning company talaga na... Ang ano naman nun, ang linilinisan talaga namin doon lang sa Spiffy Cleaning is... mga bagong bahay, new builders na new builder na mga bahay. Mm-hmm. Bago lang talaga, wala pang nakatira. Mm-hmm. Hindi kailangan ng experience dun, di ba?
Hindi naman kuya, pero pagka sa Pilipinas ka kasi galing, mas stricto sila, kailangan nila ng experience. Pero pagka nandyan ka na sa ibang bansa, mas madali kasi okay lang na wala kang experience. Ay, kasi may experience ka na dun eh. Di ba? I mean, kahit hindi related yung experience Kahit hindi related yung experience mo, mas madaling makapunta dito kung cleaner lang yung ina-applyan mo. Pero kung domestic helper ka, alos parehas na rin eh. Kasi naglilinis ka naman ng bahay doon eh, di ba? Oo, kuya. Pero yun nga lang, pagka galing ka nga ng ano na, ibang bansa, hindi na mahirap ba? Hindi na hinahanapan talaga ng kung ano yung trabahong a-applyan mo dito, dapat ganun din yung trabaho mo doon. Kasi di ba sa Hong Kong may mga nani, ganun. Okay lang yun, kahit na cleaner ang papasukan mo dito, okay lang. Pero pag nandiyan ka sa Pilipinas, yun, dapat iisa lang yung job na a-applyan mo. Kung ano yung in-applyan mo dito sa Canada, yun lang din yung papasukan mo. Para hindi ka ma-reject ba. Kumukuha pa rin yun ng mga hindi na kuya kasi nga natapos na yung ano niya, nag-retire na si Barb, pero iba na yung may hawak, pero hindi ko na alam ngayon kung nag-aano pa siya ng mga tao. Okay. Sige, maraming salamat sa iyo ulit. Michelle. Yeah, susunod ulit. Bye-bye. Magbablog na daw yan si Michelle. Antayin po ninyo yung ano ko, vlog. Sige. Okay, okay, bye-bye. Bye, Michelle. Okay, thank you, Ate, okay, kuya. Everyday Michelle ang title. Everyday Michelle ang kanyang magiging YouTube channel. Pagkatapos maglinis, gutom. Kain naman tayo. Mag-order kami for takeout dito sa Good Body Dim Sum Chinese Restaurant. Because we love Chinese. Chinese restaurant. Thank you. Hi. Hello. How are you? Good. No, we are ordering for takeout. Oh, you order already or you want to order now? We want to move your food. Yeah. Thank you. We want the vegetable with tofu. Okay. And the salt and chicken fried rice. Okay. And that's it. Oh, there. You're looking for us? Yeah. It's ready, yeah. Yeah. Come on in. Yeah. Okay. Okay. It's come out to... Oh, I have to pay. I thought it was free. Otherwise, I take it out for you. No. $36.72. Okay. And is this it? Yeah. Okay. We're good? Okay. Thank you. That's it? Yeah. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Nora, saan bansa ka nang galing? Ano bansa? Philippines. Ah, Philippines ka pala? Hindi, nag-Taiwan yan. Ano ka ba? Macau. Macau. Macau pala eh. Macau to Canada. Wow! How po? Lumipad po. Sumakay sa airplane. Ah, ganun pala. Madali lang pala. Pag gusto mong punta ng Canada, sasakay ka ng aeroplano. Yes. Where are you going, guys? Tapos na kami sa trabaho. Ay, sumama si Sam? Oo, oh, wala si Bal eh. Bakit? Ayaw mo akong kasama? Pati yung paglilinis, binablog mo na, kinakalaban mo na ako. Yeah, wow. Next time, ibablog kita pag nakasama kita sa paglilinis. Ano sabihin ko, G? Ano? Sige na. Bakit pumasok Friday? O, magbabay ka muna sa mga viewers. Happy Friday po. Goodbye, bye-bye. Okay, sige, bye-bye. Ayan, ang sasalubong sa amin. Pag-uwi, galing sa trabaho. Si Harry. Come here, Harry. Harry. Tuwan-tuwa siya, oh. Ganyan ang mga aso. Ay.